It's me, Princess C, back again with another video. So, today is Saturday. It is my opportunity to vlog. Kasi diba pag school days, maraming ginagawa, may homeworks, ganun. So, I decided to do a vlog today. So, in today's video, gagawin natin ang no makeup, makeup look. I know may mga ibang vloggers na rin na gumawa nito, but this is my own version. So, may mga products ako na probably iba sa ginamit ng ibang vloggers. So, if you want to know my version of no makeup, makeup look, please keep on watching. So, the first thing that we will do is to put moisturizer. So, I will use this tinted moisturizer by Quick FX. Yan. Para lang i-conceal natin yung mga chismis. Yan. Yung mga yan. Tatago natin yan. For applying this product, I would like to use my fingertips na lang. Para ma-ano ko, matansya ko yung nalalagay kong product. Better po kung ano, lagyan niyo na yung buong face niyo. Yan guys. So ang gagawin nating no makeup, makeup look, pwede siyang for school, ganun, since hindi naman tayo pwedeng mag-heavy makeup sa school. So, perfect to. O kaya naman, gusto nyo ng everyday look, ganun, para hindi masyadong halata, yung parang effort na effort ka, para may bibilin ka lang sa mall, ganyan, pwede tong look na to. Pwede naman kayong gumamit ng, ano, ng sponge. Kung ayaw nyong gamitin with your hands. Make sure lang kung gagamitin nyo yung fingertips nyo, hugasan nyo yung kamay nyo para hindi ma-infect yung o kaya mag-breakout para hindi kayo mag-breakout. Kasi sensitive yung face natin. Prone siya sa bacterias. Yan, pagkatapos nating natakpan yung mga chismis sa mukha natin, i-apply na natin yung para sa cheeks. So, for my cheeks, I would like to use Glossier in the shade of Beam. So, yun. So, yun. Guys, in-applying anong tawag dito? Para sa blush on nyo, mas maganda kung may ano kayo, may mirror. Kasi pag sa camera kayo nakatingin, pwedeng hindi magpantay. So, yun. The thing I'd like with the products of Glossier is napaka ano, natural looking ng mga ano nila products. Although may pagkamahal ang ganitong brand. Pero kasi, may assurance ka naman sa ano niya. Sa quality. So, yun. Alam naman natin na lahat ng mahal, worth it. Parang tao, pag mahal mo, worth it. What? Nothing's so
never change my love for you. You ought to know by now how much I love you. In applying your cheek color or cheek tint, pwede rin idamay nyo yung bandang dito nyo sa nose. And kung gusto nyo ng drunk blush effect na sinasabi nila, para kunwari ano, na nainitan ka lang, yun, naarawan ka lang ng konti, pati yung sa bandang, anong tawag dito, baba? Ay! Chin. Chin. Yan. Pati dito. So at this point, para sa akin, okay na to, okay na yung ganitong coverage. Pero it depends pa rin sa inyo kung gusto nyo pang mas dagdagan. So the next product that we will use is this Clear Smooth 3-in-1 from Maybelline. So yun, this is a foundation. Number 3 yung shade ko, so natural lang. They have shades for ano, yung mga medyo dark skin, ganon. In my case, yun, natural yung, sabi nung ano eh, sales lady, natural daw yung shades. Shade ko pala. So, you guys might be wondering kung bakit mas inuna ko yung cheeks kesa sa foundation. So, para kasi sa akin, pag inuna mo yung sa cheeks mo, it will make that more natural effect. Guys, don't forget to put foundations also sa bandang neck nyo. Sadyo, para pantay yung kulay. Idamay nyo na rin yung sa collarbone nyo. Kung naka off shoulder kayo, katulad ng sa akin. Yan, pag satisfied na kayo sa coverage ng foundation, yan. The next thing you will do is, kung napansin nyo na parang hindi na evident yung hindi enough yung nilagay nyong cheek tint kanina, pwede nyong dagdagan. Guys, in buying this product, you have to be mindful sa mga shops kung napagbibilhan nyo, kasi they sell, ay may mga nagbibenta ng mga ganitong products na fake. So yun, maghanap kayo ng ano, proven na authentic yung binibenta nilang glossy product. So yun, after that, maglalagay na tayo ng lipstick or lip tint. So yun, gagamitin natin yung KJM Cheek and Lip Tint. So last is, ilalagay natin tong Maybelline na 656 Clay Crush. Na-mention ko na to sa isa kong vlog dun sa What's in My Backpack. Yan, I hope you guys are seeing the difference between sa kanina at sa ngayon. Mas nagiging better kasi yung ano niya, effect niya pag pinatungan mo siya ng ganito. For me, yeah.
And then, last na gagawin natin is kilay. So, yung pangkilay na prefer ko is the Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Yan. Yung product kasi na to is Korean siya, so pag kasi 'di ba pag Korean products ano, mas natural yung ano nila coverage. So yun. Sa mga beginners, mas maganda kung magsimula muna kayo dito. Ito lang yung i-full nyo. And guys, wag nyong i-drawing yung kilay nyo. Yung parang ang pangit, tignan nyo yung hanggang dito may ano. Kung palagay nyo nagagandaan kayo doon, di ko alam, no comment. Pero kasi para sa akin mas maganda yung parang natural lang siya. Wait lang, gagamit ako ng mirror para makita ko. Ang secret kasi dito para ma-achieve nyo yung natural look is yung tongkil. Mamaya gagamitin natin yan. Yan, guys. I hope you're seeing the difference between these two. Tignan nyo, mas full yung ano nito, yung kilay ko kesa dito. Diba? Mas evident siya. Mas nagkikita mo yung kilay mo. So, yan. Let's proceed to the other one. Diba? Mas better. Isa sa kanina. Yan guys, kung napapansin nyo, maraming mga excess part dito, tsaka dun. Ayoko kasi nang sinishave yung kilay ko. Para kasing hindi natural tignan pag nakashave siya. So, yan. Pag nagpapamakeup lang ako, yung mga ganun, dun lang talaga. Wala akong choice. Kailangan na ilipin. One thing that I like with this product is napaka ano smooth ng ano tawag dito, bristles ba or brush. Yan, napaka smooth niya, guys. So hindi siya harsh sa skin mo. And brush ka lang ng brush hanggang sa ma-achieve mo yung natural look. Ayan. Sa itsura ng ganyan, satisfied na ako. So, kayo, kung nagkikilay kayo and then medyo hindi pa kayo okay dito, you can keep on going. So, i-brush mo lang siya para makuha mo yung gusto mo. Ingay, ingay, ingay. So yun guys, in-skip ko yung part sa anong tawag dito, eyelashes, kasi hindi ako anong tawag dito, hindi ako marunong na mag ano ito, hindi ako marunong mag ganyan, naiipit ko yung ano ko, tapos di pantay-pantay ganon. So guys, that's it for today's vlog. I hope may natutunan kayo. So, sa mga taong
continual yung support sa akin. Thank you very much po. May God bless you. So, make sure na mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga future vlogs ko. That's it po. Bye-bye. Bye-bye.